mo pa! Ako! Matindi ang pinsala ng mga binti niya. Hindi na makakalakad si Daddy. Wala ka ng control sa buhay ko. Wala na si Mommy. Tapos na ako sa pamilyang to. At pinapangako ko. Kung sino man ang may kagagawan sa pagsabog, pagbabayarin ko. Ipagdasal lang niya na hindi ko siya mahuli. Hoy! Teritoryo namin to ah! Tumating dito mga pulis. Dala-dala ang hard drive mula sa surveillance cameras ng pabrika. Gusto ko yan. Magpasa hanggang ngayon, nilalabas pa ang mga nasabi mula sa loob. Hindi nakaligtas si nanay. Set up tayo ng press conference. Pakita mo sa kanila na handa kang panagutan ng nangyari. Tulungan niyo po ako. Yan! Siya ang dumukot sa amin ng anak ko! Pagkailan ang babaeng yan! Siya ang kumitam sa amin ng anak ko! Wala akong kasalanan! At dapat yung hinuhuli itong babaeng ito dahil siya ang nagpasabog ng planta! Kasama yung anak niya taong daga! Sila ng anak niya! Dalawa silang halimaw! At meron akong ebidensya. Totoo ang sinasabi ko. Based ang pangyayaring di inaasahan at tapos nang wala sa oras ang press conference sa Ocampo Pest Control Industries, dahil sa biglaang pagdating ng isang nagnangalang Milagros Perea, ang sinasabing ina ng taong daga. Inaakusahan po niya si Mrs. Celeste Ledesma na di umano'y may kinalaman sa pagkakakidnap sa kanilang mag-ina. Siya ang kumidnap sa amin ng anak ko, kaya kami nasa planta nun. Pinagtangka niya ang buhay namin. Siya ang ina ng taong daga. Hulihin niyo ang babae yan. Sila ang may kagagawa ng pagsabog ng planta. Siya at ang anak niyang taong daga. Huwag mo baliktarin rin ang kwento, Celeste. Alam mo ang totoong nangyari kung sino may kagagawa nun. At alam mo kung bakit gusto mo kung kaming makuha ng anak ko. Dahil alam niya kung ang sekreto mo. Sinungaling ka! Kumahimik ka! Siya rin din po ay may kinalaman sa trahedyang nangyari. Sa kasalukuyan po ay dinadala ang dalawa sa pulisya para maimbestigahan. Nanay! Kasalanan ang nanay ko. Sinasabi niya? No, Gab. Huwag kang maniwala sa kanya. Desperadong-desperado na ang babae niya. Kaya lahat ng paraan gagawin niya para pabagsakin ako. Ano ang prueba mo, Milagros? Inamin mo sa harapan namin ni Ella! It's your word against mine, Milagros. At wala kang katunayan. Mag-ingat ka sa pagsasalita mo, Milagros. Baka madagdagan ang kaso mo. I can sue you for libel at mabubulo ka sa kulungan. Ikaw ang mabubulo kang kanulong mo si Pedro! I can't let this go to the club! At hindi nyo siya pwede itintayin dito dahil wala ko yung concrete evidence. Sir, gusto nyo imbestigahan namin ang nanay nyo? Gab! Gab! Don't
tell me, naniniwala ka sa babae niya? Sir. Gab, alam ko kung gaano kamahal ang nanay mo. Pero sana lang, kilala mo din siya. Naniniwala ako sa nanay mo. Celeste, may kagagawa ng lahat ng ito. Pinagtangkaan niya kami ng kapatid mo. Siya ang pumatay kay Ella. Kung ganun, totoo nga pong hinala ko na may kinalaman si Tita Celeste sa lahat ng nangyari. Napakawalang nga talaga ni Celeste. Pati kayo magkapatid, dinamoy niya sa galit niya sa akin. Mag-alala na eh. Lalaban mo tayo. Ikukuha kita ng abogado. Nananagot sa bata si Tita Celeste. Oh, ma, kuya, anong nangyari? Napakawalang hiya ng Milagros na yon. Pagkatapos ng ginawa niya sa pamilya natin, pagkatapos na pasabugin niya ang planta, siya pa may ganang magbintang. Buti na lang nakapag-bail kayo ng abogado. Ano, Gab? Wala ka ba yung masasabi? Pinagbibintangan ako. Oh, come on. Come on, Gabriel. Don't tell me naniniwala ka sa babae niyo. Matotoo ba yung sinasabi niya? Kaya ano ba yung sinasabi mo? Naniniwala ka sa kanya? Ma, anong ginagawa mo nung araw na yun doon sa planta? Ikaw ba ang kumidnap kila Ella? My goodness, Gabriel! Pinagbibintangan mo ko, kumakampi ka sa kanila? Gabriel, kung nakakalimutan mo, nandun ako dahil nandun ang negosyo natin. Hindi ba? Ma, nagtatanong lang naman ako eh. Dahil maraming hindi malinaw sa akin ngayong araw na to. At maalam mo na alam ko na pareho nating hinahanap at taong daga, di ba? But that doesn't mean na ako nagpakidnap sa kanila. Okay. Sasabihin ko na sa inyo, malaki ang galit sa akin ni Milagros noon pa. Dahil ako pinakasalan ng daddy ninyo. Siya yung babaeng yun? Oo. Si Milagros nga. Si Milagros ang babaeng mahal ng daddy ninyo. Alam mo, Ma, sa dami na nilihim mo sa amin, hindi ko na alam kung ano pang papaniwalaan namin. Nandito na tayo, Dad. Kinunta ka na ba ni Vera? Ang sabi po ng katulong, isa-isa na raw po niyang kunin ang gamit niya. Nakausap po na po yung doktor. Sabi po niya, bakit daw hindi natin subukan magpa-therapy? Baka po sakaling may pag-asa pa kayong makalakad. Huwag kayong mag-alala, Dad. Aalagaan kita. Hindi kita iiwan tulad ng ginawa ni Vera. Nagutom na po ba kayo?
Ano nga akong gawin, bata? Gusto kong makausap ang mga kasosyo ko. Kailangan magawa ng paraan ng kumpanya ko. Malita ako, binigay sa'yo lahat ni Birang na amala niya kay Lourdes. Yes, Dad. Ikaw pa rin pala nanalo. Nahot-hot mo rin ang pera ng asawa ko. Alam mo, di ka karapat dapat sa pera na yun eh. Kung ako ang papipiliin, si Vera pa rin ang gusto ko. Huwag kayo mag-alala, Dad. Mabawi ako sa inyo. Kung ano man yung pera na kuha ko kay Vera, sa ating dalawa yun, makakapagsimula po ulit tayo. Tinig ka talaga sa akin, Milagros. Akala ko makakaganti na ako sa'yo. But you turned my son against me. Binigyan mo ng rason ang anak ko para paghinalaan ako. Kaya hindi pa sapat sa'kin na makulong ka. Hindi kita patatahimikin, Milagros. Anak sa anak ng labanan, dinamay mo si Gab sa away natin? Pwes, idadamay ko din ang anak. Pinag-aralan po namin ng accountant ninyo ang lahat ng mga properties na naiwan sa inyo. Nalaman namin na ka-insure ang kumpanya. So, anong kailangan kong gawin? Ayon sa pag-aaral namin, maraming pagkakautang ang kumpanya. Marami rin kailangang bayaran na pamilya ng mga empleyado nyo na napinsala sa trahedya. Kung susumahin nating lahat, you are practically bankrupt. Ano? Vera, ano pang ginagawa mo dito? Kukunin ko na lahat ng gamit ko, ate. Pwede ba? Kunin mo na lahat at huwag ka nang bumalik dito? Walang problema. Hindi naman natin kailangan mag-away. Vera Ocampo? Ho? Kailangan sumama ka sa amin sa presinto. Bakit ho? Sumama ka sa amin ng matiwasay. You have the right to remain silent. Anything you say can be used against you in the court of law. Ate! Ate, tulungan mo ako! Di ba sabi mo tapos ka na sa pamilyang to? Huwag ka mag-alala. Ako na magpapak ng gamit mo. Papadala ko sa kulungan. Sa kumpanya. Tapos ito pang mapapala ko. Lumpo na, wala pang pera. Dad, hindi pa huli ang lahat. Makakabangon pa tayo ulit. Naalala niyo ba yung trust fund, Vera? Yung nagagamitin natin para makapagsimula ulit.
Ma, bakit pati si Vera dinamay mo sa kaso? Hindi niya magagawa sunugin ang sariling kumpanya ng tatay niya. Gab, ano ba yung sinasabi mo, anak? Nakita mo ang video, hindi ba? At saka alam mo na galit si Vera sa tatay niya, kaya hindi imposible na sunugin niya yung planta. And you know very well also na siya ang kakambal ng taong daga. So malinaw na malinaw, Gabriel, na magkakuntsaba silang dalawa. Ma, pero hindi sapat na rason yun para idami mo siya. Naging kapamilya natin siya at tinuring ko siyang pinsang ko. Well, anak, damay siya sa ginawa ng totoo niyang pamilya. Ano, ididiin niya ako sa kaso? Siyempre, kailangan kong patunayan na wala akong kasalanan. Ma, kung inosente ka talaga, hindi mo kailangan sumira ng isang buhay para lang patunayan yan. Gabriel! Gabriel, hindi pa tayo tapos mag-usap! Gabriel! Hoy, Miss Princesa, baka may bala kayong gumising! Ha? Ano kaya po dito, munte? Halika na, maglinis na lang ko pala. Magaling. Ako na ang bahala sa inyo. Sige po. Galing akong presinto. At silang dalawa ni Ella pinagipintangang sumunog sa pabrika. Asan na si Ella? Sabi ni Aling Milagros, at doon si Ella nung nasunog yung pabrika eh. Ang di niya lang alam kung pati siya nakaligtas din. Kawawa naman si Aling Milagros. Kailangan makatay ng abogado para hindi siya makulong. Sumusobra na sila. Hindi kanila dapat sinaktan, anak. Okay lang yun, Nay. Huwag ko kayo mag-alala. Sa susunod, hindi na lang ako lalaban. Pero, anak, sobra yan, eh. Baka sa susunod, mas malala pang gawin nila sa'yo. Milagros, si Atty. Sanchez po. Isa po ang hawak ng kaso niyo. Kung inaalala ho niyo yung gastos, huwag niyong problemahin niyo. Tutulungan ko ho pa yun. Mabigat ho kasi na kaso ang arson resulting to multiple homicide. Ngayon ho, papatunayin ho natin na wala kayong kasalanan. Sa ngayon ho, kailangan ko munang kunan kayo ng statement tungkol doon sa nangyari. Hindi na ho kailangan. Aling Milagros, kailangan po lang mapatunayin na wala kayong kasalanan eh. Alam ko ho na malakas ho yung taong kinakalaban ninyo. Ngayon ho, kung alam niyo naman na nasa tama kayo, lalaban ho tayo, wag ho kayo matakot.
Magbibigay ho ako ng statement. Sasabihin ko kung paano ko ginawa ang pagsunog sa planta. Ano, Milagros? Aamin ho ako. Ako nga ho ang gumawa ng sunog. Ano, Leon? Anong balita mo? Anong report? Anong report gusto mo? Unang-una, anong balita mo kay Romeo? Tinawagan ka ba niya? Nagkontakan kayo? Wala eh, hindi ako tinawagan ni Romeo eh. Ano kaya nangyari sa lalaking yun? Hindi kaya nakulong siya sa loob ng planta nung sumabog? Ang taong daga, nakita mo ba? Meron kang balita sa kanya? Hindi ko pa nakikita yung taong daga. Hindi ko nga alam kung paano ko sisimulan eh. Hindi kaya patay na yung taong daga? Nagsasayang lang tayo ng oras. Leon, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hanggat hindi ko nakikita ang bangkay ng taong daga, hindi ako maniniwalang patay siya. Naiintindihan mo ba yon? Ha? Pumasok dito yung taong daga? Lasing ka ba? Anong taong daga ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ho. Hindi ho ba kayo nanonood ng balita? Hoy! Mamang magaspang ang mukha. Ano naman ang akala mo sa akin? Nag-aaksaya ng panahon para manood ng telebisyon? Kung sakali po may makita kayo, pakitawagan tong numero na to. Delikado po yung taong dagang yun. Sige na. Layas! Layas! Ano? Ano? Nakita mo ba? Bigla na lang nawala eh. Hindi kaya namalikmata lang ako. Ilang araw na kasi akong walang tulog, kahanap doon sa taong dagang yun. Sabihin mo, ubod ka ng bagal! Mas mabuti pa sa'yo si Romeo. Halika, mabuti pa ikutan natin. Hindi pa yung nakakalayo. Thank you.
Kung papalik pa ba ang tati, mahal siya. At sa iyo na nagpapakita, ngunit puso mo ay di maawat, patuloy ka na umaasa. Inibig ka niya. Bingo! Damay ko din. Sige, pasok! Si Ella! Ano ba hinihintay mo? Dali, habulin mo! Hindi niyo mo ba nakita pumasok dito yung taong daga? Ang taong daga ang pinagsasabi mo dyan? Daughter, Miss Venus de la Riva. Akabang sa Uma, pagkatapos ng Wawawi. Thank you.